Hello Virgo, ito yung reading mo para sa araw na ito or sa mga susunod na araw. Ito ay timeless reading, hindi ko ito ilalagyan ng specific na petsa kung kailan mo matsyempoan. Maaaring yun yung tamang timing na ma-receive mo yung mga messages na nandito. Thank you so much lahat ng ating subscribers. Na-reach na natin yung 31K sa ating YouTube channel. At kung hindi niyo pa po na-like and follow yung aking FB, Instagram, TikTok, paki-like and follow na rin po. Sa mga may gusto ng personal reading, send lang po kayo ng PM sa aking FB page, yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description. Tingnan na muna natin yung overall energy mo, Virgo. Ay, abundance. Ang ganda, Virgo. Namumutik-tik ka ngayon. Nag-uumapaw. May abundance. May boy abundance. Possible outcome mo. Virgo, creative luck. Ay, ang ganda. Hiyang-hiya naman kami sa energies mo. Overall energy mo tsaka yung possible outcome mo, kakahiya tumabi. Meron ka na nga abundance tapos may swerte ka pa. Mukhang makakarami ka dito ah. May creative luck ka eh. Pwedeng ano, ang daming very fertile, very productive ka. Yan, pwedeng ang dami-daming ano, pumapasok sa yung mga ideas ngayon, Virgo. At yun na nga, pwedeng marami kang ma-accomplish. Okay? So, ikaw ay napupuno ng grasya. Yan yung napakagandang energy mo. At pagiging productive. Oh, yung outcome mo. Siswertihin ka talaga dito eh. Ayan oh. Yun yung outcome mo. Babagsakan mo pa rin swerte, no? By hook or by crook, yun yung outcome mo. Yun yung ending mo, si swertein ka pa rin. Deep friendship with someone of the same sex. O sino ba to? BFF mo daw. O kung lalaki ka, kapareho mong lalaki. O kung girlalo ka, girlalo din yung ano mo na yan. Friend mo na yan, BFF mo. Mag-ingat nga lang pagdating sa pera. May abundance ka pero mag-ingat ka. Ayan o. Especially yung mga dealing sa ano ha, sa pera. Mag-ingat, Virgo. Huwag basta magtiwala. Alamin muna, no? Seek out info. Uy, kakasabi ko lang muna. Kakasabi ko lang na ano. Alamin muna. Oh, yun yung sumunod na card mo. Seek out information muna. Huwag papasok sa isang bagay na hindi mo inaral. You have to do your homework. Kailangan mo muna mag-research, Virgo. Huwag kang maging impulsive na basa ka na lang pasok agad ganun. Ano mo muna? I-double check mo muna. Yan. Research din pag may time para hindi ka mapahamak or ano. Kasi yan, may danger eh. Yan yung binabanggit sa iyo eh. Kaya mag-ingat ka. Lalo na money matters. Mga transaction sa pera. Love life mo, Virgo. Uy, unexpected outcome. Sana maganda yan. So, kung naman itong mangyayari, hindi ito yung hindi ito yung na-expect mo. Pero sana nga maganda, no? Pwedeng malayo dun sa talagang inaasahan mong mangyari. Ay, ayun na nga. Okay. So, pagdating dito sa love life mo, mukhang bokya dito. Mukhang hindi maganda itong outcome. Unexpected, no? Hindi mag-work yung plans mo pagdating dito sa iyong love life. Hindi yan. Hindi yung in-expect mo yung makukuha mo. Iba.
And you will feel unappreciated by this person. Diba? Worst feeling, yung hindi ka na-appreciate. O, pwedeng yun yun eh. You are in disbelief. Di ka makapaniwala na ganito, ganyan. Iba kasi yung ina-expect mo from this person. Pero, buong yun na nga. No? O, pwede nga feeling mo walang paki sa'yo tong person na to. Kahit anong gawin mo. Parang hindi mo na-feel na na-appreciate man lang niya o natutuwa siya. No? Dead ma lang, wala lang. Parang walang kwenta for this person. Yun yung pakiramdam mo, ah. Ayan, no? Meron pa kayong mga disagreements dito. Okay. Bukod sa hindi ka na nga niya na-appreciate, pwedeng misunderstood ka pa nitong person na to. Ayan, no? You wish this person kahit pa paano naiintindihan kanya pero hindi rin. So parang puro failure lahat eh, no? Sa club besh pagdating sa love life. Pero at least dito may abundance ka. Pwedeng sa ano, sa kaperahan, sa career mo yan. Sa trabaho or negosyo. Pero pagdating sa love life, alat, no? Three of Swords. Aray ko. Ang sakit naman, Virgo. Ito, oh. Ako, mag-ingat sa betrayal, Virgo. Whether ito ay may kinalaman sa kahit anong relationship, ha. Pwedeng business, pwedeng sa romantic, sa magkakaibigan. May betrayal. Oh my God. So, merong card dito na binabanggit yung BFF mo, diba? Wag naman sana na konektado siya dito sa betrayal. Something kasi na hindi mo ina-expect eh. Sana hindi rin connected sa love life kasi ang sakit nun. Imagine mo na lang kung binetray ka ng kaibigan mo, BFF mo pa, sa jowa mo, o kung hindi man sa kajowaan kanya ibibetray eh, sa kaperahan. Parang ganun eh. Pwedeng yun, yung dalawang posibilidad na ano ko dito. Okay. So, Virgo, may mga bagay na kailangan mong tanggapin dito. Kahit masakit, ha. Yun yung sinasabi ni Three of Swords. O may paparating sa iyong mga pangyayari na masakit. Mahirap tanggapin. Merong person dito na nag-i-spy sa'yo, Virgo. Yung sinasabi ni Page of Swords. Pwedeng may nag-i-spy sa'yo. Or, Page of Swords, indication na kailangan mo nga mag-research yung binabanggit ko sa'yo dito kanina. O baka kailangan mangalap ka ng impormasyon. Paimbestigahan mo. Magtanong-tanong, alamin. Ito yun. Pwedeng, whether ikaw nagiging curious ka or merong bagay na kailangan mo talagang i-research, alamin, kumuha ka ng impormasyon. Or, yun nga yung binabanggit ko, pwedeng may taong nag-i-spy sa'yo dito. May nagmamarites, may sumi-CCTV sa'yo, Virgo. Eight of Pentacles. So, dedicated ka dito sa ginagawa mo kung ano man ito at mukhang magbe-bear ng magandang resulta yan with the Eight of Pentacles. Mukhang magre-result into profit. Ayan. Kasi daming coins eh. So, pwedeng kikita ka dito. Pwedeng magiging maganda yung resulta ng investment if ever or kung efforts mo ito, magbubunga na maganda. Okay? Whether ang bunga niya ay kaperahan o success or fulfillment, no? Either way, parehong successful. And may bunga. Kagaya nung binabanggit ko rin dito kanina sa outcome mo. O diba? Yun din yung outcome eh. So, tignan na natin pagdating sa basta magkakaroon ka ng resulta dito, Virgo. Mag-yield. May yield dito. May ano. May mapapala. May makukuha kang resulta. Closing message, advice para sa iyo. Ito na, tumalon na, Virgo. Kunin ko. Consider your foundation. Look at how committed you are to love.
kung may binabanggit dito foundation, pwedeng tinutukoy dito ay pagpapamilya, okay? Pagpasok sa married life, tapos pagkakaroon ng mga anak. Pwedeng yan. Kung hindi mo, kung baka naman ito na lang yung kulang sa iyo, Virgo, that ito yung parang you have to work upon, no? Itong tinutukoy na foundation na to, whether may kinalaman siya sa pagpapamilya or sa inyong dalawang mag-jowa, mag-asawa, no? Okay, so ito yung mga nakuha ko. Virgo, sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.